So yo, what's up mga kaboy bago, welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga kaboy bago, ay ating alamin kung ano nga ba ang trabaho ng isang port engineer sa barko. So kung isa ka sa nangangarap maging isang port engineer sa barko, ay tama-tama ang channel na napuntan mo dahil napagpad ka sa channel ko. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi ka pa rin updated sa mga videos ko pa ngayon ko. So bago ko pisa ng video na ito mga kaboy barko, ay nais kong i-shout out si Sir Randy Morales. So ayan sir, shout out sa'yo. Ingat ka palagi dyan kung nasaan ka man ngayon. At salamat din sa iyo sir sa panonood ng ating YouTube channel. Sana ay lagi mo pa rin akong panoorin sa mga yung mga videos ko pang gagawin. And sana mabuhay ka hanggang gusto mo sir. So maraming salamat sa iyo Randy Morales. So God bless you sir. Ikaw ba ay nangangarap maging isang port engineer sa barko? Ngunit hindi mo alam kung anong mga trabaho ang ginagawa ng isang port engineer sa barko. Ang port engineer ang isang posisyon sa barko na hindi na rin biro ang responsibilidad pagdating sa barko. Dahil ang maging isang port engineer, ito ang posisyon na may mga machineries na kailangan i-maintenance sa loob ng makina ng barko. Ngunit ano-ano nga ba ang mga trabaho ng isang port engineer sa barko? So umpisahan natin mga kabuhay barko sa main air compressor. Ang compressor sa barko ay isang machineries na napaka-importante, lalong-lalo na kapag ang makina ay nasa maneuvering na lugar o di kaya ay papadikit ang barko sa puerto. At ang nagme-maintenance nito ay walang iba kung hindi si port engineer. Siya ang may hawak nito at siya rin ang may responsibilidad ng machineries na ito. Ang pangalawa sa trabaho ng isang port engineer ay ang pump, katulad ng mga ballast pump, fresh water pump, diesel oil pump, fuel oil transfer pump, at iba pang uri ng mga klase ng mga pump sa loob ng makina ng barko. Kadalasan, ang ginagawa ng isang port engineer sa mga pump was nagkaroon ng sira ay nagpapalit ng impeller o di kaya naman ay mga bearing. At minsan kapag may leaking ang isang pump or bomba ay nagpapalit ng gland packing o di kaya naman ay mechanical seal. Depende kasi minsan mga kabuhay barko kung anong klase ng bomba ang meron sa nasampahan ng isang port engineer. At yung pangatlo, ang trabaho ng isang port engineer, siya rin ang may hawak ng freshwater generator sa barko. Ano nga ba yung tinatawag na freshwater generator? Ito ang ginagamit sa barko upang makapag-produce ng freshwater na gagamitin ng mga crew sa barko, like panligo, panluto ng chief cook, pangwashing sa buong barko, at panlaba ng mga crew. Ang freshwater generator ay pinatatakbo habang ang barko ay tumatakbo sa gitna ng dagat dahil ito ang isa sa nagbibigay ng cooling sa makina ng barko. Habang ang makina ay umaandar, kadalasan ang ginagawa ng isang port engineer sa freshwater generator ay nililinisan ang condenser nito upang sa ganon ay matanggal ang mga dumi sa loob ng condenser. May dalawang klase ng freshwater generator, may tinatawag na pipe type o di kaya naman ay tube type. At minsan, naglalagay din ng chemical lang isang port engineer na chemical sa dosing pump ng freshwater generator. So proceed naman tayo mga kabuhay barko sa pang-apat na trabaho ng isang port engineer ay ang purifier. May tatlong klase ng purifier, meron tinatawag na lube oil purifier, fuel oil purifier, o di kaya naman ay diesel purifier. Sa tatlong purifier na klase, may mga barko na dalawa ang purifier para sa lube oil purifier, at ganoon din sa fuel oil purifier. Sa tatlong purifier na akong nabanggit, minsan depende sa management ng barko. Minsan kasi mga kabuhay barko ay depende sa second engineer o chief engineer kung sa port engineer ba lahat ng purifier o hahatiin nila ni third engineer at second engineer ang mga purifier sa pagbi-maintenance. Pero kadalasan kasi mga kabuhay barko, lalo na kapag full crew Pilipino ang nasakyan ng isang port engineer, ay si port engineer ang lahat ng may hawak ng maintenance sa purifier. Ang ginagawa ng isang port engineer sa purifier upang pag-maintenance ay ang maglinis ng mga bowl o di kaya naman ay magpalit ng mga o-ring na kailangan palitan na. Ang pag-maintenance sa purifier ay nakadepende sa management ng barko. Minsan, every 1 month o di kaya naman ay 2 months. So idagdag ko na rin mga kabuhay barko sa panlimang trabaho ng port engineer ay siya din ang in charge sa weekly test ng mga safety equipment sa barko.
katulad ng emergency generator, rescue boat, at lifeboat engine. Kadalasan, mga kabuhay barko, ang ginagawa ng isang port engineer ay start lang ang engine kung running condition ba ang mga ito. Kasi ganito kasi yan, mga kabuhay barko. Kailangan kasi okay palagi ang mga safety equipment para just in case na may umakyat na port authority habang ang barko ay nakatigil sa port, wala magiging deficiency ang barko. Ang pang-anim na trabaho ng port engineer sa barko, sa kanya din ang maintenance ng incinerator sa barko. Ang incinerator, ito ang ginagamit sa loob ng makina upang gamitin pansunog ng mga oil rags at mga basura sa barko. Ganon din ito ay ginagamit pansunog ng waste oil or sludge oil. Kadalasan, ang ginagawa ng isang port engineer sa incinerator sa pag-maintenance ay ang maglinis ng pilot burner nito at ang filter. Pero minsan kapag busy ang port engineer, ay mga duty oiler na lamang ang gumagawa ng ito. So idagdag ko na rin, mga kabuhay barko, kapag ang nasakyan ng isang port engineer ay mga Japanese principal o di kaya naman ay Korean principal, ito minsan ang inaayaw ng ibang port engineer kasi kapag ang nasakyan nila ay Japanese principal, sa kanila din ang hawak na trabaho ng electrical. Kasi dito sa principal na to, mga kabuhay barko, walang electrician on board. So kumbaga si port engineer na yung electrician, kaya halos na mga port engineer ayaw sumakay sa Japanese unit. Kasi ito talaga yung nagiging problema nila, lalo na kapag nagkakaroon ng troubleshoot about sa electrical equipment. Dito nasasakit ang ulo ng isang port engineer. So kumbaga, na maging electrician kasi sa barko ay hindi basta-basta, lalo na kapag hindi ka naman talaga graduate ng electrician. So mangangapa ka talaga sa mga electrical troubleshoot sa barko. So yun lamang, mga kabuhay barko, for this video. Sana ay nagkaroon kayo ng idea kung ano nga ba ang trabaho ng isang port engineer sa barko. At kung nagustuhan mo ang video na to, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi ka pa rin updated sa mga videos ko pa i-upload. So hanggang sa muli, mga kabuhay barko.